Kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Paki-hit na rin po ang notification bell upang updated kayo sa aking mga bagong video upload. Ipapakiusap ko din po sa inyo na sana ay suportahan ninyo ang aming iba pang channel. Ito ay ang Gio Japan Virtual Tour Channel, Halaman Gamot Channel at ang pinakabago ay ang Tabitay. Welcome pong muli sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Bahagi na ng buhay natin ang pagtatanim ng halaman sa paligid ng bahay at maging sa loob ng ating mga tahanan dahil ito ay nagdudulot ng good energy. Bukod kasi sa nakapagpapaganda ito ng paligid, ito ay nakapagbibigay din ng sariwang hangin at nakapagpapayapa ng ating mga damdamin. Subalit, alam nyo ba na ang mga halaman na kinagigiligwa natin ay nababalutan din ng mga pamahiin? Narito ang ilang mga paniniwala tungkol dito. Itrim lagi ang mga halaman. Nagbibigay ng bad energy ang mga halamang sobrang malalago na halos natatakpan na ang harapan ng inyong bahay. Huwag pabayaang maging mas mataas pa sa inyong bubong ang alaga ninyong mga halaman. Ang puno ng orange at lemon ay nagdadala ng kasaganaan sa tahanan, lalo na kung nakatanim sa may gilid ng entrance. Kung wala nito, mainam na itanim ang kalamansi. Kung ang isang mag-asawa ay hindi magkaroon ng anak, iwasang maglagay ng bulaklak sa inyong bedroom at sa halip ay mga prutas na nasa basket ang i-display dito. Ang mga European ay naniniwala na ang sikat na halamang basil ay isang banal o sagradong halaman. Naniniwala sila na ang basil ay may kakayahang magprotekta sa may-ari ng bahay at sa bahay mismo mula sa masasamang espiritu. Ang tanging naaakit lamang ng basil ay ang mabubuting espiritu. Ang mga halaman naman na may tinik gaya ng rosas at cactus ay sinasabi namang mala sa loob ng bahay. Ito ay pagmumula ng away ng mga nakatira sa loob ng bahay lalo na sa mag-asawa. Simbolo rin ito ng hindi magandang pagkakaunawaan sa pamilya lalo na sa magkakapatid. Kung ito naman ay sa bakuran lamang itatanim, ang mga tinik nito ay magandang proteksyon laban sa masasamang espiritu. Kung minsan, hindi natin maiwasan na may halaman tayo sa loob ng bahay na natutuyot dahil hindi natin naaasikaso. Kapag natuyot na ang halaman, dapat na agad itong itapon dahil kung pananatilihin pa ito sa loob ng bahay, ito ay pamamahayan ng masasamang espiritu na magdudulot sa atin ng kamalasan. Hindi rin maganda ang magtanim ng halamang fir sa loob man o labas ng bahay. May paniniwalang kung meron kang tanim nito, ang iyong buhay ay mananatiling hungkag o walang pag-asenso. Hindi rin kaaya-aya ang weeping willow dahil ito ay pinaniniwalaan na magdudulot ng kalungkutan at kasawian sa pamilya. Kung ikaw ay magtatanim ng halaman, piliin mo ang mga may sanga na pataas at hindi pababa na tila nakayoko. Kung ito ay may nakayoko na sanga, kasawian ang idudulot nito sa pamilya, habang ang pataas ang sanga ay simbolo ng katuparan ng mga pangarap. Huwag mag-alaga ng bonsai dahil nagpapahayag ito ng naudlot o napigil na pag-unlad. Nagdudulot ng swerte ang fresh flower sa loob ng bahay. Itapon kaagad ang mga nalantang bulaklak. Malas ang mag-display ng dried flowers. Mas mabuti pang gumamit ng artificial flowers. Narito ang limang maswerteng halaman ayon sa feng shui. Kasama na ang iba't ibang tips para mapalago mo ang mga ito. Palmera o palms. Ang palmera ay buena sa feng shui. Ito ay isang simbolo ng pagpapalubay at katiwasayan. Mabuting itanim ito malapit sa inyong pinto para sa masayang pagtitipon at ligtas na paglalakbay. Huwag na huwag mo itong ilagay sa harap ng mga bintana. Dahil sa lapad ng mga dahon ng palmera, narahaharangan ito ang mga agos ng chi mula sa labas papasok ng bahay. Para sa loob ng bahay, piliin ang mga palmerang maliliit
o katamtaman ng laki gaya ng areca, Chinese fan at sago. Low maintenance o hindi alagain ang halamang ito. Orchids. Mahigit sa 20,000 ang klase ng orchids sa buong mundo. Kaya naman ayon sa mga eksperto sa feng shui, depende sa kulay ng orchids ang swerteng dala nito. Ang mga pink at orange na orchids ay nagbibiyaya ng pag-ibig at pagkakataong magkaroon ng anak. Ang puting orchids naman ay naglalaan ng tiwasay at payapang buhay. Ang isang tangkay ng orchids ay magdadala ng napakagandang kapalaran basta nakapwesto sa tamang bahagi ng iyong tahanan. Jade plant. Ito ay isa sa mga pinaka kapaki-pakinabang na halaman sa feng shui dahil sa iba't ibang uri ng swerte ang dala nito. Ilagay mo ito malapit sa main door upang magkakaroon ka ng pera. Ayon sa feng shui, kung mayroon kang sakit, ipwesto mo ito malapit sa bintana at gaganda ang iyong pakiramdam. Kung ito naman ay malapit sa hapagkainan, dodoble ang inyong kasaganaan. Ang abiso lang ng mga eksperto, huwag itong ilalagay sa kubeta o sa comfort room at baka ma-flush ang inyong swerte. Peace Lily. Ito na malamang ang pinaka-perfectong halamang pambahay. Bukod sa taglay nitong abilidad na linisin ang hangin, ang peace lily ay nagdadala ng katahimikan at kapayapaan sa tahanan. Kaya pa nitong kontrahin ang negatibong chi na nagbubunga sa nakaraan. Dahil sa biyayang dulot nito, maaaring ilagay ito kahit sa ang bahagi ng bahay. Higit sa lahat, napakadaling alagaan ang peace lily. Lucky Bamboo. Bilang sagisag ng tibay at katatagan, ang Lucky Bamboo ay ang may pinakamaswerteng halaman ayon sa mga eksperto sa feng shui. Kung ang isang tangkay ng halamang ito ay kaya magdala ng magandang kapalaran, isipin mo na lamang ang pambihirang swerte na dala ng mas maraming tangkay. Isang importanteng paalala lamang, huwag mag-uwi ng apat na tangkay dahil nagpapahiwatig ito ng kamatayan. Ilagay ang iyong Lucky Bamboo sa sala o malapit sa main door ng inyong tahanan. Palagi po nating tatandaan na ang mga nakasaad dito ay pawang gabay lamang. Tayo pa din ang gagawa ng ating kapalaran. Palagi po tayong magdasal at magpasalamat sa poong may kapal at maging positibo sa ating buhay.